Hello guys, magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po sa lahat ng manonood ng video nito. Magandang umaga po sa inyo. Guys, sa lahat ng nagtatanong kung paano natin mapre-prevent yung ant invasion in our bean cage, eto na po yun guys. Sasagutin ko po yung katanungan at syempre magbibigay na rin po ng tips para kung paano gawin nito. So guys, pero bago tayo magsimula, kung di pa kayo naka-subscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So guys, let's start. Okay guys, may nagtatanong kasi sa amin kung paano daw po ba mapre-prevent yung mga langgam na pumasok sa mga bean cage natin, sa ating mga hamster. Una guys, ganito. Kung may bean cage ka guys na ganito lang, or aquarium, napakadali lang po niyan para ma-prevent natin yung pagpasok ng mga langgam sa bean cage natin. Siyempre guys, napaka-importante na kailangan malinis yung bean cage natin. Tapos guys, eto guys, kung may vaseline kayo or petroleum jelly, pwede nyo lagyan dito sa edges ng ating kulungan. Pupunasan nyo lang guys ng vaseline or petroleum jelly lahat ng edges dito sa labas. Kasi guys, yung langgam, hindi po yan nakakalakad sa petroleum jelly or sa vaseline. Hindi ko lang alam kung bakit, pero sinubukan namin yung guys, napaka-effective. Tapos guys, ayun din po yung ginagawa namin dito. So naglalagay kami ng vaseline or petroleum jelly. Ngayon guys, paano naman kung walang available na petroleum jelly or vaseline? May isa pa kaming method guys na ginagawa dito sa hamstery namin. Ang pangalawang method namin guys is ganito. Papakita ko sa inyo. Itong hamster rack namin guys, yung mga pinapatungan namin ng hamster na mga lalagyan is ganito po yung ginagawa namin. Papakita ko. Yan guys, ganito. Yung paa ng lalagay natin ng hamster guys, yung mga pinapatungan ng hamster natin, is inilagay namin sa bowl. Ito po. Tapos guys, yung mangkok na to na maliit, may lamang tubig po ito. Yan. Yung tubig na yan guys, sapat na yan para hindi po maakyat ng langgam yung haligi ng pinagpapatungan ng ating hamster. So kung wala tayong available na vaseline or petroleum jelly, bas maganda kung ganito na lang. Kasi guys, alam naman natin lahat na yung langgam is takot po yan sa tubig. So, maiiwasan talaga na maakyat yung kulungan natin. So, ito po yung guys, yung napaka-effective na method kung nagtitipid tayo. Pero kung may available tayo, gawin natin yung may vaseline tapos yung petroleum jelly. Yun. Safe din po yun sila guys gamitin. Safe po yun sa ating mga hamster. Yan guys. So yun guys, napakita ko na sa inyo kung ano yung ginagawa naming method dito. Paano naman guys kung yung langgam nasa loob na mismo ng ating mga bean cage? Meron na po mismo sa loob ng bean cage natin. So anong kailangan natin gawin guys? Guys, ang kailangan lang natin gawin is linisin yung bean cage. Magpalit tayo ng beddings. Tapos guys, i-disinfect natin lahat yan. Kasi guys, pag hindi natin ginawa yan, kahit isang langgam lang po yan, dadami po yan sila. Kasi parang nagtatawag yan sila. Kasi kailangan nila ma-invade yung hamster natin. Kailangan nila matalo yung hamster. So sila yung titira dun sa kulungan pag hindi natin nilinis yan. So mangyayari niyan guys, kakainin nila yung hamster, lalanggamin nila, so mamamatay yung hamster. So mawawalaan po tayo. Kaya kailangan pag may nakita tayong isang langgam, kahit isa lang po yan, guys, tanggalin na po natin. So mag-iisip na tayo kung bakit po nilanggam, kung bakit may langgam. So ang kailangan natin gawin is linisin agad. Guys, ganun po yung kailangan natin gawin para ma-prevent natin yung pagdami nila. Tapos guys, pag nagpalit na tayo, syempre huwag natin kakalimutan na yung labas ng kulungan, lalagyan natin syempre ng petroleum jelly or vaseline. Ganun po. Para ma-prevent natin yung pagpasok ng mga langgam.
So yun guys, ayun po yung tips ko sa inyo sa mga nagtatanong kung paano po ma-pre-prevent yun at paano po may iwasan na hindi lalanggamin yung kulungan natin. Ayun lang po guys, Vaseline or petroleum jelly or yung tubig na nilalagay sa mangkok, tapos ipapatong dun yung mga paa ng pinapatungan ng hamster natin. Or kung yung kulungan mo is wala po tayong Vaseline, pwede nyong ilagay sa parang bas malaking space na Tupperware, tapos lagyan nyo ng tubig yun, dun nyo po ipatong yung kulungan nyo para hindi mapasok ng hamster, ay ng langgam. So yun guys, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Hopefully natutunan nyo yung tips ko at sana i-apply nyo po sa hamster nyo para hindi po tayo mamatayan ng hamster. Tapos especially dun sa may mga bagong anak, kasi madalas talaga yan lang gamin pag ganyan. So yun guys, marami pong salamat. Nga pala, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So guys, thank you po.